So our topic for today is about tips and tricks for photo retouching. So isa sa features ng Photoshop ay marami siyang mga what we call mga tools kung paano natin i-retouch, paano natin what we call i-recolor or paano natin i-edit yung mga photos na mayroon na tayong existing. Kasi usually, before we produce o bago natin ito i-finalize o i-produce as a final product, itong mga photos na ito, kuminsan kailangan pa natin itong i-enhance. Or kuminsan may mga photos po tayo na gusto natin gamitin pero ayaw natin yung kulay na yon, pero gusto natin yung design na yon. So pwede natin palitan ang kulay nito. So maraming mga features ang Photoshop kung paano natin i-enhance ang bawat photos na mayroon po tayo. So hindi naman natin lahat yon titingnan, ano guys ha. So ipapakita ko lang sa inyo yung mga ilan lang na commonly na ginagamit or commonly na magagamit natin. So kung tayo nag-enhance ng ating mga pictures. Okay, so the first one, okay, so the first one will be the naturally increased light. Okay, so kung paano tayo what we call mag-increase ng isang light sa picture. Okay, so halimbawa, okay, bubukas ako ng isang sana yun? This one, ayan. Okay, so nakikita na ba natin? Yes po. Ayan. So yung tinatawag nating naturally increased light, halimbawa pipili lang tayo ng portion ng picture nito na i-increase natin yung light niya. Okay, so not necessarily na yung buong picture ay lalagyan natin ng i-adjust natin yung lighting niya. So halimbawa, dito lang, itong part na ito lang. Ay, nasa na ba yun? Oh, wait. So let me what we call duplicate first yung ating pinaka-design. Kaya para pwede na natin ma... Nag-move siya. Oh, wait lang. So halimbawa dito lang, itong light lang na dito lang sa part na yan. Okay, so mawayan lang ilalagyan natin ng light. Kasi kung gagamit tayo na, kasi actually meron naman talagang adjustment tayo dito, itong brightness and contrast na ito. So magagamit natin yan, pwede natin gamitin yan. So i-click lang natin itong parang pinaka button dito, na unang button dito. So ang purpose kasi nito, kung ano yung layer below sa kanya, doon lang mag-e-effect yung adjustment na gagawin po natin. So tandaan niyo na, kasi alam mo marami kayong mga layers na diyan, mga pictures, mga images na mga layers. So pag nag-click kayo diyan sa adjustment na yan, automatic lahat ng images sa ilalim na yan ma-adjust. Pero kung i-click natin ito, ibig sabihin kung ano lang yung nasa ilalim lang niya na image, yun lang ang ma-adjust niya. Okay? So yun yung pinaka-function nito. Kung gusto natin individually lang na bawat isang layer lang ang ating i-adjust, actually pwede itong gagawin natin. Parang ganyan, no? Yan, nag-i-increase siya ng light. Okay, so isang adjustment tools yan. Yung sinasabi natin brightness and contrast. So kung yung original niya, okay, ito yung original niya, medyo nadidiliman tayo. Gusto nating medyo buhay, medyo maliwanag siya. So we can increase light, ganyan. Yan. So pwede nating magawa yan. So depende na yan sa kulay na gusto nyo or liwanag na gusto nating mangyari. Okay, pero paano kung itong part lang na ito, sabi ko nga kanina, itong part lang na ito ang gusto nating lagyan ng liwanag. So yun, so hindi ganito, hindi yung kabuuan talaga. Ba? Okay, so tanggalin muna natin yan, yung ating ginawang yung adjustment layer na yun. Okay, so gagawa muna tayo yung new layer sa taas. Paano ba natin gagawin yan? So new layer sa taas. So madali lang siya. Then yung pinaka what we call layer style niya. Okay, so dito okay, yung mode pala niya. So mode pala ito ang ibig sabihin. Ang layer style kasi itong dito sa baba.
ang pinaka-mood niya ay okay, itong color, that's na yan. Ayan. So, yan yung pinaka-mood natin yan. Then, so make it sure na dito ay sa pinaka-color natin dito sa pinaka-background at pinaka-taas na color natin ay dapat na sa taas yung white. Dito. Then, so anong gagawin natin? So, pwede natin ngayon itong i-brush. So, click natin yung brush tool natin. Okay, so pili natin itong soft, pinaka ano, pinaka soft na brush niya. Okay, so maliit, so laki-lakihan natin ng konti, sobra naman. Ayan. Wait lang. Okay, so medyo malaki pa konti yung brush. Ayan, ayan. Oops. Undo lang natin kasi nga itong layer natin ay gawin mo natin siyang 15%. Okay, 15% yung pinaka opacity niya. Okay, so then yan na, so kaunting brush lang, so bawasan din natin yung opacity mismo ng brush natin para hindi masyadong ano. Okay, kaunting brush lang doon sa lugar na gusto natin ng medyo iliwanag. So, yan, so parang masyadong kita pa din siya, 15%. Bawasan natin ang opacity rin ito. Okay. So, bawa gusto natin ganito ka, no? So, pindutin lang natin yung Alt. Okay. So, ganung bright lang ang ating ano, makikita. So medyo ayan. So pag parang palabas ng color ha, so anong color picker natin ay Alt lang. So hindi siya ganun ka ano talaga kasi hindi natin tawag dito. Medyo sige lang na pag-click tayo. Okay? So, hanap tayo ng medyo maliwanag. Ayan. So, dito naman, pwede tayong kumuha dito sa taas. Para parang nag-ano dito sa... Ayan. Then, white lang dito. So, masyadong malaki yata yung brush natin. So, ganun siya. So, ganun lang siya kadali. Okay, para mag-ano. So, just click Alt. Okay, para mag-select ng color. Okay, para mag-bright siya. So, hindi siya, kung titingnan nyo, parang hindi naman siya napapansin agad-agad. Pero, kung i-compared natin yung original. Okay. So, ito yung original. Ito yung yan. So, may liwanag tayong nakikita. Okay, di ba? So, hindi lang ganun kaano talagang liwanag na tawag dito ginawa natin. Okay? So, kung dito sa likod, gusto nating medyo padilimin para magkaroon ng magandang contrast. So, okay rin lang. Okay, kuha tayo ng ganyang kulay. Okay, so, para medyo dumilim siya. So, yan original. Ayan. So, yun. Ganun lang siya kadali. So, mag-pick ka lang ng colors na gusto mong maging kulay niya. Maging yung liwanag na gusto mong tawag dito. Makita sa kanya. Ayun. Okay, pag dito sa dagat, dito ka rin kukuha ng kulay na hanapin mo yung pinakamaliwanag na kulay or white na kulay. So, pwede siya. Magliliwanag na yan. Yun. Yun o, nagliliwanag. Nakikita na yung sa pampang niya. Siya. So, ito yung original niya kanina. Madilim. So, ito yung pag nilagyan na natin ng
liwanag na kulay. So hindi lahat ay nalagyan natin ng liwanag, so yung part lang na yun. Okay? So naturally increased, okay, so increased light. Madali lang. So again, so ganito lang ang procedure niya. Okay? So just add new layer. Okay, new layer, then ang pinaka-mode niya ay color dodge siya. Ayan. Then yung opacity niya, bawasan mo para at least 15. Sabihin natin 15. Okay, para hindi masyado. Para parang nag-overlay lang talaga. Then use a soft mode ng brush. Then you can also increase or decrease the opacity ng brush. Okay, para makontrol mo talaga yung ano. So, not necessarily na agad-agad iiliwanag mo siya. Maganda yung paunti-unti lang. Then, you can use Alt to pick the color na gusto nating i-brush up sa kanya. Kaya bawa dito, yan lang. Yan. So, Alt lang yan. Ayan. Para mas realistic. Okay, ganun din dito sa baba. Just Alt lang. Alt to pick the colors. Ayan. So pwede rin dito sa dagat. Okay, so para medyo lumiwanag yung dagat mo. Okay, so pick the color. So yun lang, Alt ang pagpindot niya para lumabas yung color picker na. Okay, so any question, guys? Sir? Yes? Ano po kasi yung layer? Layer type po? Color, ano po yan? Saan layer? Yung layer type po, yung ginawa niyo po siyang color ka... Ito, yan color po. Dodge yan. Color dodge, okay. Oh. Hindi linear ha, color dodge siya. Di ba color, tama, color dodge. Color dodge. Okay. Minsan kasi ang hirap pa sa itong mga ano, ng, ano eh, mga terms. Okay? So yun lang. So, yun lang, ganun lang siya kadali, kasimple. Okay, kung paano natin what we call the spread out yung mga colors na existing doon sa image natin. Okay, so magpapalit lang tayo dito sa mode niya. Then always use soft dito na sa brush natin. Okay, soft brush lang tayo para maganda. Okay, so next, okay na tayo dito sa ano natin. So the next one ay kung paano tayo gumawa yung tinatawag nating infrared design. Okay? Pag sinabi nating infrared images, ano bang ibig sabihin ng Ano bang ibig sabihin ng infrared images? Pag sinabi nating infrared images. Okay? Ano bang itsura ng infrared images? Sino ba nakakita na dito? Ano yung itsura ng infrared images? Okay, so yung black and white lang siya. Pero parang napakatapang ng white niya at litaw-litaw rin yung pinakaitim niya. So parang tulad nung mga sa mga film noon pag nagba-black and white, nag-infrared, di ba? So buhay na, na parang naaano yung white niya. Now, so example, open tayo ng image. So i-close na natin to. I-know natin. Open. Okay, this one. Okay. Yeah. So ito na yung gagawin po. Ito na yung gagawin. Yan. So ang gagawin natin sa kanya ay gagawin natin siya parang infrared images. So parang nagiging black and white siya. Pero buhay yung pagiging white niya. Now, so always duplicate the image kasi naka-background pa yan. Okay, so once na duplicate na natin yung image niya. Okay, so magkaroon tayo ng what we call some adjustment. Pero ano na natin siya, i-convert natin siya into smart object. Okay, so gagamitin at gagawin na natin siyang what we call smart object. Then
paano natin siya magiging magiging infrared image. So let's open the camera raw. So ano ba yung command to open camera raw sa keyboard? Shortcut ng camera raw, control ano, okay, control shift A. Ay, ba't dito? Wait lang. Dito pala. Okay, control shift A. So, lalabas na yung camera raw. So, dito sa isang screen ko lumabas. Ayan. Okay. So, yan ang yung camera raw. No? Sino ba dito ang gumagamit ng CE6? Okay, Photoshop CE6 ang version. So, pag ganun ang version nyo, usually, ibang lalabas sa inyo pag pinindot mo yung control shift A, pero mayroong way para mapalabas yung camera raw. Kasi another way to open ng camera raw na wala rin yan sa CE6 ay dito sa filter. Okay, click the filter and camera raw filter. Yun. Pero sa CE6 wala rin yan, pero may other way na kung paano yun ipapalabas. Okay, so isi-send ko na lang yung pinaka tutorial sa YouTube na kung paano ipalabas niya. Ayan. So yun, another way. So sa filter, okay, camera raw. Ayan. Okay, so pag i-shortcut naman natin, control shift A as in Apple. Ayan. So dito sa camera raw, guys, marami tayong pwedeng gawin. Okay? So napakadaming adjustment or napakadaming pwede nating gawin po dito. So usually ang practice ko kasi talaga, bago ko i-save yung image o bago ko i-save siya as a final output, itinadaan ko muna siya dito sa camera raw. So ito yung pinakahuli na pinagdadaanan ko ng images, okay, para sa final retouch talaga niya, sa final coloring. Okay, so yun, para kasi maraming adjustment tayo ditong pwedeng gawin. Kaya remember din na isang factor na ating makita ay yung dapat yung ating monitor ng mga computer natin ay talagang mataas din siyempre dapat ang resolution niya. Kasi kung minsan pag mababa lang yung resolution, lalo na yung mga medyo lumang monitor na, so hindi natin ma-appreciate, hindi natin talaga hindi napapalapit talaga sa tunay na kulay yung pag-a-adjust natin dito. Kasi diba, kasi kung minsan malayo ng kaunti sa katotohanan yung kulay na gagawin mo dito at na-iprint mo na. Okay? Or na-ipost mo na. Or na-iproduce mo na. Kasi kung minsan, hindi inagbibigay ng ng magandang kulay, ng kumpletong kulay, yung mga monitor po natin. Kaya kung usually yung mga designer talaga, so they invest doon talaga sa magandang monitor, magandang output ng monitor, or magandang sa mga laptop na tulad ngayon. Pinakamaganda ngayon pagdating sa color, ano yung mga OLED na laptop. Okay, yung OLED yung kanilang tawag dito, yung kanilang dini-display. Okay, yun. So, hindi lang siya 4K. So, yung OLED daw kasi talaga ang ganda. Yun, ang ganda talaga ng colors niya. Design talaga siya for the designer. Kuwang-kuwa mo talaga yung tunay na kulay. Kasi, kung may mga artist kasi na medyo meticuloso sa mata, ang mata nila. So, kitang-kita nila kung may diferensya yung pagkulay mo, kitang-kita nila kung okay ba yung pag-adjust mo ng colors. Okay, so, dito, kung titingnan natin, marami kang pwedeng i-adjust. Okay, so, dito palang basic. So, marami itong tabs dito, ha. Basic, tone, okay, detail, okay, HSL or hue, saturation, luminance. Then, yan. So, effects, meron rin dito. Camera calibration, meron din ang presets. Okay, sa presets naman, you can also upload presets here in a camera raw, like other apps in Adobe, na kung paulit-ulit mo naman ginagawa na yung adjustment na yon, yung timplahan na yon, ay gumamit ka na ng presets. Parang sa kape, di ba? Sa halip na magtimpla ka pa ng tatlong kape ng sugar, coffee, and creamer, nagti-3-in-1 na tayo. May presets na tayo na copy, 3-in-1. Kasi automatic, ilagay mo lang yun sa tubig. Kung ano yung gusto nating timpla, yun na yun. Pipili ka lang kung anong brand ng coffee yung gusto mong type mo na lasa. So, ganun doon sa presets. Pag may mga na-save ka na dito, i-apply mo lang doon sa image, automatic, yun na yun. So, wala ka ng
i-a-adjust pa. Okay? So, doon dito tayo sa ginagawa nating what we call sa ating, sabi ko kanina, yung infrared. So, dito tayo sa HSL o U saturation luminance. So, dito tayo pupunta para maging infrared-like siya. Okay? So, unang-una, so, i-convert po natin siya into, okay, grayscale. Yan, automatic. So, nag-black and white na, automatic, nag-black out, black and white na yung ating kulay. Then, so, yung blue, siguro, itadown natin ng negative 85. So, pwede natin i-type yan. Ayan. Then, yung green ay plus 90. Okay. Okay, plus 90. Then, yung ating yellow ay plus 20. Actually, pwede natin ito gawin manually. Okay, so yan na yun. So yan na yung parang infrared niya. So medyo iba lang yung resolution ng ating picture. Okay. So yan yung pinaka pag lumalabas siya. So medyo kitang-kita yung puti, yung shadow niya. Okay. So medyo lumalabas na siya. Okay. Punta tayo sa effects para medyo lagyan natin ng counting effects siya. Okay. Siguro dito sa amount, sa grain, so lagyan lang natin ng 15, okay? At dito sa size niya, okay? So gawin natin 20 lang. At dito sa roughness niya, ay gawin natin 80. Okay. Yan, medyo ano na yung ano niya. Then lagyan lang natin dito sa pinaka vignetting niya, yung parang paikot siya yan kung sa design ninyo. Okay? So negative 30. Okay, try lang natin yan. Negative 30 for the amount, 40 for the midpoint. Okay. At yung roundness niya ay negative 35. Okay, pero pwede natin i-increase. Manually increase natin. I-try natin. Lalo na itong sa baba. Ano yung roundness niya? Kasi parang, yan o, yan. Nakikita nyo? Lagyan natin ganyan para medyo i-adjust pa natin pala. Yan. Ang midpoint, ito yon yung puti na yan. Okay, and the roundness niya, yung pagiging bilog. Adjust natin. So, ayan. Okay, so, balik tayo dito sa pinaka-ano niya. So, you can ma-adjust natin yan manually. So, may adjust natin yan. Okay. So, depende kasi yan kung minsan sa tawag dito, sa design mo, sa kulay nyo, kung may mga color yan. Manually, i-adjust natin. Oops. Ibaba natin yung red. Yan. Orange. Bawi tayo sa orange. Ayan. So, okay na tayo. Then, pag na-save natin, okay. So, i-okay lang natin. Ayan. Okay. So, adjustment. In adjustment, pwede natin gawin. So, ito yung original natin. Blue, kaya pala yung orange. Orange ka pala itong bundok natin. So, ito yung nagiging, ito na pag tinasabi ng infrared. So, ito yung kulay pag kinikidlatan. Okay, di ba? Nag-aano siya, nagba-black and white. Okay. So, ganyang kulay siya. Anyway, we can still adjust it. So, using the what we call the levels. Anyway, mamaya matadaanan natin levels. Pero itry natin dito sa image natin na to. Kung kaya ang kung mabuhay natin siya ng konti using the levels. Konting-konti lang talaga pala. I-adjust natin. Mabuhay lang yung puti. Parang ano talaga. Ayan. Okay? So, just using the levels natin. Ayan. Okay, so, ito yung original natin. Okay, so ito yung pinaka nung ginawa na natin ng infrared. Yun. So,
yun lang ang pinaka-adjustment na gagawin po natin ulit. Okay, so ating burahin ulit. Okay, so duplicate, control J, then camera row. Okay, so punta tayo sa use saturation dito, convert to grayscale. Okay, so adjust na natin. So kahit wala, kahit hindi naman ano yung sinabi ko kanina, kung okay, so kung paano, so depende sa team, sa type mo na design kung paano mo anuhin yan. Okay, so galawin mo lang lahat yan, wala namang mangyayaring masama dyan. Okay, kung anong gusto mong ano. Okay, ito ako wala. Ito yung sa parang maganda na ganyan na kulap, puti. Pero i-ano natin yung bundok, bawasan. Yan. So pwede rin ganyan. So nasa atin yan, kung anong adjustment. Kasi kaya yung blue niya, kasi kung titingin nyo dito sa blue, may blue yan, no? So na-adjust, ma-adjust natin ng maayos yung blue. Madadarken natin yan. Kaso lang pag i-darken natin, pixelated na siya, kitang-kita. Nagpipixel yung white. Kasi umaagaw yung what we call yung white at yung blue. Yan. So pwede rin ganyan. Yun. So ganyan mag-produce ng mga sinasabi nating mga mag-simulate na mga infrared images. Okay. So question, guys, before we proceed. Sir? Yes. Yung update po sa after po ng saturation po, ano po yung i-click po? After ng? Saturation po. Dito yun, dito? Sa camera row po. Ah, camera row. Okay. So, ayan. Dito tayo sa U. Ayan. So, sa U lang ating inaano. Hindi natin tawag dito. Hindi natin ina-adjust yung saturation at yung luminance. Yun yun lang. Okay. So, dito, ito na. After na ma-select mo na yung what we called yung pinaka-tab niya. Okay. So, dito na tayo ngayon. Convert to grayscale muna tayo. Okay. So, yun. Wait, i-delete natin ulit ito. Okay. Control J para ma-duplicate. Control Shift A to para lumabas yung ating camera raw. Then dito tayo, convert to grayscale muna tayo. Okay, i-convert muna yung sa grayscale bago natin timplahin siya. Okay, so yan. So depende na kung anong timpla ang gusto natin gagawin. Yan. Kasi kung hindi natin siya i-convert sa grayscale, so ganyan siya. Okay, so parang mag-iiba lang yung kulay niya. Okay, more on blue or less on blue or more on blue siya, nagbabiolet, ganyan. So yan, pero dapat i-convert to grayscale muna natin kasi ang purpose natin para magmumukha siyang tawag dito, infrared. Yan, yung yung white and black talaga siya na. Ganyan. So itong sa baba, yellow na. Para pumuti talaga yung baba niya. So depende sa kulay sa existing image mo kung ano yung titimplahin mo. Ayan. Ayan. Okay, question pa. Ayan na siya. Any question? Okay, ano yung doro niyo? May tanong ka pa? Yes, parang negative image. Pero ang definition kasi niya, parang infrared. Iba kasi, infrared image talaga siya. Okay. Pero halos magkapareho kasi yung mukha ni negative image at ni infrared image. Okay? So yung negative image sa levels na iba pa yon. Kung sa brightness,
na ipapalabas din kasi yun eh, yung mga negative image na yun. Okay, pwede palabas natin yun, yung negative image. So, halimbawa, ito, another way na para maano natin yung parang magiging negative image siya, ginagawa dito, hinahanap lang natin yung light at yung pinaka-brightness, darkest part at the brightest part niya. Okay, so ibang way naman yun, pero ito yung pinaka-madaling gagawin natin. Gusto natin parang negative siya o parang infrared image yung labas niya. Okay, so sabi ko nga ha, maraming ways kung paano gawin ko minsan yung design sa Photoshop. Baka kasi magulat kayo eh, ba't yung sinabi ni sir ganito, bakit may ganito pa pala? Ayun na. So yun, maraming ways guys ha, na kung minsan iba-iba yung way kung paano ginawa dito, pero yung result parang pareho lang ang itsura. So may ganun. So tandaan nyo yun. So wala talaga siyang iisa lang. Okay, parang galing sa Imus, pwede kang pumunta ng Dasma, pero marami kang pwedeng daanan. Pero sa Dasma pa rin ang labas mo. Okay, parang ganun siya. So maraming way, pero iisa lang ang ano, kaya hindi ka, kaya baka magulat kayo, bakit sa dulo parang ganun din lang naman pala. Pwede rin palang ganito. Okay? So, depende na kasi kung minsan yan sa practice nyo o kung paano nyo ginagamit. Kasi, magugulat kayo, may mga iba din na may mga iba ding artist na nagpa-practice. Iba naman, yung way na ginagawa nila. Pero yung result kasi, pareho lang. Okay, ganun siya. Okay? Yun. So, infrared. Okay, so, wala na tayong question dito. So, ganun lang siya kadali gagawin. The next one, okay, is yung tingnan natin yung what we call the levels. Okay, so isa sa mga what we call the tools when it comes to adjustment natin yung sinasabi nating level. So when we apply level adjustment, you can set black and white points in order to decrease the color tints, but okay, para ma-decrease natin yung sinasabi nating color tint niya. Tints. Okay. So, hanapin natin kung saan ba yung pinakamataas yung white niya at pinakamababa yung black niya. Para matimpla natin yung pinaka-image natin. Usually, ito kung minsan ina-adjust ko, ang purpose lang kasi ito ng levels na ito, yung adjustment lang ng pinaka brightest niya at darkest part noong what we call noong image mo. Kalimitan, pinakamadali na ginagawa ko dito sa ganito lang, ito lang sana ba yun? Isang example muna bago yung pinaka main example na alala ko. So bigyan ko kayo ng pinakamadaling example. Okay, download. Picture muna. Ito. Okay, yan. Halimbawa, may nagpa-gawa sa akin ng gagawin natin itong PNG. Tatanggalin natin yung white. Okay. So, kalimitan kasi, may mga ano na medyo madumi yung papel niya. So, kinakailangan mo, ma-identify mo talaga yung black and white niya. Kasi, gagamitan natin siya ng magic. Okay, hindi ko na ipipintol yan. Ginagamitan ko na ito ng magic, what we call magic wand. Magic eraser. Ha? So, walang problema gumamit ng magic eraser kasi kalimitan pag mga mga ganyan. So, pero, ang gagawin ko dyan, mababa lang kasi ang resolution niya. Okay, ayusin ko muna yung pinaka-levels niya. Yan. Okay? So, kung titignan nyo dito sa pinaka-ang layo. Okay, so, kailangan buhayin ko yung itim. Yung itim na itim talaga dapat. Kasi yung original niya, hindi, ganyan, patay yung itim. So, kailangan buhayin mo mismo yung black. Okay, ganyan. Okay, ito naman sa kabila, ito yung sa white. Okay, pero hindi natin kinakailangan yung white. Ayan, yan, no. Ganyan lang kasi para medyo makuha lang yung dumi sa white. Ayan, para black na black. Ito yung midpoint niya. Okay, just lang yan. Depende na sa mata natin. Ginaganyan ko muna siya. Para makita mo na buhay yung pagiging itim niya. Okay? Nag-iis nyo ba guys yung purpose niya? Okay? Kasi kung original lang siya, so ganyan. So medyo malabo at kuminsan pag ano niya, mahirap yan eh. Pero isang application ng levels, ma-appreciate nyo yan kung gusto nyo mabuhay talaga yung pagiging itim niya. Okay?
against doon sa white. Kasi yun yung purpose ni level. So, hahanapin mo yung pinaka-darkest part and yung pinaka-white para ma-adjust mo yung ano niya. Pero dito, ang gusto ko kasi, mabuhay si itim. Para, anong purpose nyo? Pag in-applyan ko, so in-applyan ko siya ng magic. Okay, yan agad. Okay? Pirma na. Diba? Pag-isipin na yan as PNG, pirma na yan. Wala na yung background. At itim na itim siya kasi in-adjust ko na yung levels niya. Okay? Na-adjust niyo yung application na levels? Saan? Ulitin natin. Saan daw i-click yung babahayin yung itim? Okay? So, tanggalin ulit natin si levels. Delete at na-delete. Dito kayo duplicate. Ayan. Duplicate layer. So, usually, pag nag-duplicate kayo at gusto nyo tanggalin yung background, i-hide nyo yung background, ha? So, hide ang background. Okay. Then, anong gagawin? So, click levels. Ito sa pangalawa sa taas sa adjustment, no? So, dito tayo, ha? Itong adjustment layer, itong ating usually ngayon ginagamit. Ito, adjustment layer na yan. So, i-click natin itong levels. Ayan, lalabas na siya. At i-click natin itong pinaka para specific na sa kanya lang talaga ma-adjust. Ayan na. So, ito, ang ating, ano saan ang i-adjust ito. Ilahin mo lang yan, ayon doon sa gusto mong mangyari sa kulay niya. Ito, ilahin mo lang. Itong sa left side kasi, the darkest part, itong sa right side ay light, yung white. Kung makikita nyo, mas marami si white. Mataas yung levels ng white niya. So, ang gagawin natin ay ilalapit natin yung dark niya sa gitna para maging itim na itim na. Kasi may, you know, may movement, di ba? So, pagdating dito sa mga 17, medyo okay na kasi nandyan na yung white niya. Oh. So, yan. I-ano natin, i-adjust. So, konting adjust din ang white para matanggal yung dumi sa gilid noong perma niya. Kasi may yan, may parang may mga grain pa. Ayan, yan. Nawala, di ba? Kung makikita nyo, so, hindi ko lang siya talaga ma... Ayan, yan, kitang-kita yan kung may grain. Pero pag i-adjust ko yung ito, okay? Yan, di ba? So, nawala na siya. Okay, nung in-adjust. So, para malinis. Okay? So, i-ano lang natin siya. Yan. So, itong itim. Para itim na itim talaga siya. Then, after that, so, pwede mo na ngayon magamitan ng balik ka sa layer mo ng magic eraser. Ayan. Para pag kasi, di ba, ang principle ni magic eraser, ang binabasa niya dapat pareho yung kulay. Okay? Dapat pantay talaga yung kulay ng white para lahat ma-erase. Okay? Kasi per pixel, per color pixel si magic eraser eh. So, kung may mga dumi-dumi dyan, naiiwan yun, hindi niya na-erase yun. Kinakailangan malinis talaga at dapat ang contrast ni black at white ay matindi talaga dapat, mataas talaga dapat para effective itong si magic eraser. Okay, yan. Ay, gamit naman talaga. Magandang gamitin ito si magic eraser. Pang-alis ng background. Ayan na. So, pag i-save as mo na yan, PNG na yan. PNG mo i-save para wala yung background. Kasi pag JPEG, ganyan pa din ang itsura niya. Okay? Dapat naka-hide yung background mo kasi pag hindi naka-hide, ganyan. So, what effect yung magic eraser mo? So, i-hide mo siya. Okay, balik natin si adjustment doon sa pinaka-panel niya. Okay? Yun. So, yun sa pagganito, sa mga perma-perma na mga or sa mga letters. So, i-levels mo para maganda ang Okay. How about sa pictures? Okay, so, ano bang gamit ni levels niyan? Okay. So, magbukas muna tayo ng picture natin na downloads. Ito nang gamitin natin. Ayan. Okay, kita nyo na. So, masyadong maliwanag siya. Okay? So, as usual, we need to duplicate our picture. Okay? Para maano natin yung pinaka-background niya. So, saan bang pinaka-maliwanag at saan bang pinaka-madilim dito sa picture na to? So, para hanapin yung dilim at liwanag ng picture, punta tayo sa what we call layer. Okay.
new adjustment layer at threshold. Okay. Ayan. Okay mo lang to. Ayan na. Yan sinasabi ko kanina, parang negative din. O, diba? Nag-black and white siya. So, lahat ng darkest part nagiging itim at lahat ng light, yung mga parang lightest, yung light ng ang kulay niya, nagiging puti. So, dyan mo makikita kung ano yung dark color at ano yung light color na ginamit sa picture. Okay, so yun. So, nagiging totally talaga siya na as in black and white, walang gray. Di tulad yung kaninang ginawa natin sa hue saturation, okay, at naging gray scale. Kaya nga, from the word itself, gray scale. So, may gray pa din siya. So, na hindi siya black and white. Okay, gray scale. Okay, between may white, gray, and black. So, pero dito sa threshold, talagang black and white siya. Okay, wala tayong ibang kulay na makikita. So, kung gusto mong hanapin yung pinaka-black niya, so, dito tayo sa taas. So, iano mo dito sa right, pinaka-right, ay pinaka-left. Okay, sa pinaka-dulo, yan. Ito yung black niya. Okay. So, ito yung portion na pinaka-darkest ano niya. Yan, ito yung mga naiiwan na black. Yan yung pinaka-dark color niya nung picture. Yan. Okay? So, saan naman pinaka-light color? So, kung ibabalik natin doon sa kabila, ayan. Ibaliktad natin. Ayan. So, ito naman yung light color within the picture. Okay. So, yun pala yun. Kasi kung titingnan natin, yun, doon siya. So, yung light color, so ito. So, kung i-hide natin to, ayan yung puti nga siya. Okay? So, dito naman, ito yata yung sa noonang bata. O, oh, ayan nga. Okay, yun. So, yung ganyan, paano natin hanapin yung the darkest part and the lightest part of our picture. Okay? So, tanggalin na natin siya. So, naano natin. So, apply natin ng levels. So, ganoon pa rin. Usually, isa ito sa mga ina-apply din natin sa mga pictures natin. So, titingnan natin niya para i-adjust lang natin yung hindi masyadong sobrang, ang picture natin ay sobrang what we call malabo. Ito muna, masyadong maliwanag. So, since na masyadong maliwanag siya, ang gagawin natin ay medyo ano natin, bawasan natin yung light niya. Diba? So, tinitimpla-timpla lang natin yan dito. Okay? So, pwede natin bawasan dito or I mean dito kasi light ang bawas natin. Yan. Okay, para hindi ganun maano yung liwanag. Okay, kung gusto natin itadark. Ayan. So, nasa timpla na natin yun. Tapos, yung kulay naman, kasi parang puro green, puro ano. Anyway, yung light, okay na tayo. Hamaw, okay na tayo sa light niyan. Okay na yung brightness niya. Medyo binawasan natin. So, ayaw natin yung what we call ang pinaka-ano niya. Ayaw natin ng parang yung kulay niya masyadong ano. Tawag dito. Puro napaka-greenish. So, pwede natin timplahin kahit dito rin lang. Huwag na tayong pumunta sa camera raw. Okay? So, sa saturation tayo pupunta. Okay? Hue and saturation. Ayan. So, dito ngayon, matitimpla natin ngayon kung ano yung color na pwede natin pinamag-saturate. Bawas tayo ng red. Ayan. Then, sabihin natin bawasan natin yung green. Mag-more on ano tayo. Wait. Ayan. Ayan o. Nagbabago siya. Okay. Ayan. Okay. I-color tone natin para maganda. Ayan. So, pag-color tone kasi, ayan. So, isang kulay lang yung na-apply. Okay, kung color tone natin. So, ganun ang kanyang ano. Okay, so, depende lang kung mag-pick tayo ng color na pwede natin gamitin. Ayan siya. Diba? Marami tayong pwedeng adjustment na parang binawasan na natin siya kanina. Okay. So, balik sa kabila. Ayan. Para medyo umiba-iba na siya. Ayan. So, hindi na siya tulad nung kanina. Okay? Wait lang. Iano natin to para hindi masama yung background. Okay? So, ito yung original. Ito na yung adjustment na ginawa natin. Ayan. So, masyado kasi maliwanag to. Parang masakit sa mata. Sobra yung lightness niya. So, bawasan natin.
parang medyo pahapon at medyo malamig sa mata ang ano niya. So okay siya. Okay? So nakikita niyo yung pagkakaiba, guys. So nasa timpla-timpla lang niyo lang talaga yan, ha? Kung depende sa anong gusto niyo, sa mata niyo. Kaya nga dapat medyo ano yung mata natin sa mga pagtingin natin, eh. Now, yun yung maliwanag. Paano naman kung madilim? Tulad niyan. Okay. So, medyo madilim siya. So, gusto natin medyo maliwanag naman siya. So, ganun pa rin ang ginagawa natin. Punta pa rin tayo sa levels. Okay? Duplicate muna natin, syempre. Then, levels tayo. So, dito lang. Okay na yan. Okay, then yan. So, kung makikita nyo, dito sa pinaka-right, okay, ito. Itong part na dito, kung nakikita nyo sa ano. Ang layo. May gap siya. So, ilalapit natin yan para lumiwanag. So, ayan na. Okay? So, pwede pa natin ilapit yan para sa mas maliwanag, mas buhay. Nabubuhay yung picture. Ayan na. O, diba? So, konting adjustment lang ng level. So, ito yung original. Ito na yung in-adjust natin. So, medyo nabuhay na. Medyo sumikat na siguro ang araw. Okay. Ayun. Diba? So, konting adjustment lang dito sa... Parang mayroon tayong scroll. Ano dito? Ay, i-scroll lang natin yan. Okay, idadrag lang natin yan yung mga ano na yan. Okay, laging tatlo yan. Okay, the black, the white, and the mid. Okay, yung sa gitna. So, ano bang, gaano ba kalaking gitna yan? Kung gusto mong gaps, madilim pa rin. Ay, naurong pala. Ayan, kaso sumasama yung mid na yan. Ayan. Yan ang pinakano niya. Okay, so, kukumpare natin. So, ito yung original, medyo madilim yung kuha ng picture para mabuhay siya, ay i-adjust natin yung level. So, it is used to adjust yung brightness at yung part ng darkness noong sinasabi natin noong ating, tawag dito, ng ating picture. Okay, question guys. Before we proceed sa next ano natin. Wala nang tanong? Okay na tayo sa level. So, adjustment natin. Now, dito na tayo sa color look with an adjustment layer. Okay. So, ito na yung pag-adjust ng some colors. Diba? Okay. So, mag-open tayo ng picture. Okay, para dito sa color look natin. Okay, close na natin itong mga nagamit na natin. This one. Okay, this one i-close na rin natin para hindi masyadong maging mabigat sa ating... Okay, pero bago yan, so ito yung isa muna. Okay, isang technique muna ang gagawin natin. Mag-copy na ako nung baba. Kilala niyo ito kung sino to. Kilala niyo yan? Ito yung hinahanap ko nito, Pilori, na karani nagtanong sa akin. Okay. Sabi ko, hindi ko alam kung nasaan si Pilori. Ayan. So, i-adjust lang natin. So, medyo gusto na baguhin, ayusin natin yung pinakadating nitong picture na ito. Okay? So, as usual, so we need to duplicate. Ayan, duplicate. Then, punta tayo sa layer menu. Dito sa taas, layer. Then, new adjustment layer. Okay, tayo. Then, ang ipapalabas natin ay hue and saturation ulit tayo. Yan, din okay lang natin. Hue and saturation mode natin siya. So anyway, dito pwede rin natin ipalabas 'yan sa pinaka-adjustment layer natin. So ang gagawin natin sa kanya lang talaga natin itutok. Then ang pinaka-mode niya, ang blending mode natin, okay, ay papalitan natin siya. Gagawin nating soft light. Okay. Gagawin natin soft light lang siya. Okay? At i-colorize natin. Ayan. So, ibig sabihin,
pag kinolorize natin yung existing yung color ng ating i-a-adjust, ay automatic yun yung mapapalit natin. Yung parang ma-overlay dito sa picture natin. Okay. So, halimbawa, gusto natin na medyo cool yung look ng picture natin. So, halimbawa, gawin natin yung pinaka-yun niya na... Okay, so i-adjust natin. Yan. Then, yung saturation niya, siguro mga 50. Okay na yan. At yung lightness niya ay 10. Pagtagan natin ng light. Ayan, so medyo, ano siya, sa blue, ang pinakano niya. Or gusto natin na warm, warm look naman. Okay, so sa kabila naman tayo, pag warm look. Okay, so, ba't may, ano sa dulo, 30? Ayan, okay. So, yung, ang warm, warm look natin, okay. 30 rin dito. Kaya nga, doon sa ating color wheel na pinag-aralan, so doon natin may kita, ano mga warm, ano yung cool doon? Cool na pinakaano natin. Ayan. So, maano natin dito sa kulay niya. So, kung ano yung kulay na gusto natin. Oh, gusto natin medyo ganyan naman. Okay. Ayan. Or lightness na mabuti. Ayan. Or gusto natin na medyo dilaw siya. Okay. Ayan. So, depende sa gusto nating adjustment. Yan. Yan. Para maano yung kulay niya. Ito pink na talaga ano. Ito blue. Pink, red. Okay, or more on red siya. Yan yan. Tapos bawasan natin ng konti. Ayan. Yun. So, yun yung pinakapapil ng sinasabi natin hue and saturation na ginawa din natin kanina. Okay? So, dito sa isang picture, okay, mas makikita rin natin, mga ganito yung picture na mayroon po tayo. So, ito yung sa isa kanina yan. Yung mga ini-edit natin yung picture, gusto natin medyo iba yung dating niya. Okay? So, pwede natin gawin na ganyan. Okay? So, halimbawa sa mga ganito naman, sa mga flowers, sa mga bulaklak. Okay. Pwede na natin gawin 'yon, maganda ring ay apply 'yon, yung pinakaano natin. So, dito nasaan ba siya? Ah, ito. Ayun. Hue saturation. Okay, so or you can go here in layer style. So, 'yon, pareho lang po 'yon. Ayun. Then kung i-colorize natin siya, okay, automatic kung ano yung color, pero wag na natin siyang i-colorize. So, titimplan lang natin yung kulay niya. So, hindi colorize. Kasi pag i-colorize, kabuuan talaga yung application. Okay? So, bawasan natin. So, medyo ganyan. Or, pwede natin tapangan yung pula. Tagdagan ng brightness or bawasan ng ganyan. Okay? Then, ayan. So, gusto natin, ayaw natin ng ganung kulay. Medyo type natin. Medyo, ano siya. Okay. So, original niya, ito. So, bawasan natin ng green. Mag-iiba ng kulay. Nag-blue na. Ganyan. Yung brightness. Okay. So, pwede natin baguhin yung mga kulay-kulay niya. So, yun yung pinakaano ng hue saturation. Okay? Question, guys. May tanong ba tayo? Wala na. Walang tanong ha? Okay, next tayo. Okay, so i-close na natin ito. So, konti na lang. I-close din natin ito. Naghahanap kay Pilo rin. Okay. So, the next one ay paano natin i-control yung pinaka-midpoint contrast natin? Okay, so halimbawa, so sa ganito, okay, yung car na yan. So medyo parang vintage car siya ang dating niya. Gusto natin siya kumintab, o gusto natin medyo maging
maging maganda yung dating niya. So we need to control the mid-tone contrast nitong carnet, itong colored nito. So now we need to duplicate our layer. Yan. So i-duplicate muna natin, okay, ang layer natin. Then punta tayo sa filter. Okay, then others. Ay, hindi pa pala others. Filter, convert, okay. Convert to smart filter. Okay lang natin. Ayan. Okay, so hindi siya smart object, smart filter ang ginawa natin. Okay, then balik tayo kay filter. Okay, then others, then high pass. So i-try natin itong high pass. Okay? Then ang radius natin ay 3. So liitan lang natin yung then i-okay natin. Okay, palitan natin siya, yung blending mode natin ay overlay. Ayan. So ang overlay lang yung pinaka-filter na ginawa po natin. So hindi talaga mismo yung tawag dito within the image. So overlay lang ang ano natin. Okay? Then ang gagawin natin, okay, op. Ay, mali. Mali na click ko. Bat masking 'yon. Fix. Okay? So blending option natin. Ayan. Then babaguhin natin itong part na ito. Okay, yung blending ano niya, para makita natin yung pinaka midpoint niya. So para usually, di ba, makikita natin dito ano, pag nag ano tayo ay ganyan lang siya. Okay. Naaano siya? Namo-move, may movement niya na yan, oh, may kulay ha. Okay, so pero hahatiin natin, hindi ganyan. So para maging ma-adjust natin ng maayos 'yan, kinakailangan i-split natin yung slider, ang tawag natin slider diyan. We need to press Alt. Then ayan na. Okay? So yung unang slider na split natin, gawin na hanggang subihin natin hanggang 100. Lumalampas tayo. Ayan. Then yung sunod na slider, okay, gawin natin 50. Ayan, na split 'yan, guys. Kung gumagamit tayo nito. Okay, the other one, okay, 150 ito. Para maano natin yung contrast niya sa gitna, ma-control natin kasi ang then 200. Okay. So yan. Then i-okay natin. Okay. Then ma-check natin yung high pass uli, ganyan. So pag 3 pixels ba, o pwede nating ma-adjust kung ano yung ayan, oh, kung ano yung gusto nating hitsura sa kanya, para medyo ano talaga siya. Okay, kung okay ba tayo sa 3 pixels o ayan. Okay, then okay. So kung titignan natin, ito yung nagawa natin, ito yung original. So parang medyo maano yung kulay niya. Pero pag in-adjust natin, you know, parang naging bago yung ano, parang ito, parang hindi pa nahuhugasan yung kotse. Pero pag iganyan natin, nabuhay talaga yung kulay niya. Okay? So medyo nagkaroon ng buhay yung kulay niya. So nasa adjustment lang natin kung paano natin gagawin yun. Okay? Kung depende sa image na tawag po dito, na ginagawa po natin. Okay? So, any question? May tanong ba? Nasusundan ba, guys, yung mga ano natin? Hindi naman mabilis. Okay lang. Anyway, may video naman tayo. So, ipopost ko naman to. At least, nagkakaroon kayo ng overview, what are the some functions na pwede nating gamitin para tayo ay mag-enhance ng mga pictures po natin. Okay. So, yun.
So, yun yung pag-control ng pinaka-midpoint natin. Okay, midpoint ano natin. Okay, next. So, punta tayo sa pag-apply. Mag-create tayo ng new file. New. So, sabihin natin international A4 300. Okay na natin yan. Then, ipaikot natin siya. Gawin natin landscape. Yan. Skip. Then, maglalagay tayo ng image. Okay. So, mag-drawing tayo. Now, ang gagawin naman natin ngayon ay how to apply, okay? How to apply multiple, okay? So, multiple layer style. Okay. Multiple layer style. Kuminsan, pari-parihong style na i-apply natin ng multiple. Okay, paano gagawin yon? Anyway, may mga iba na ganito lang siya lang gagawin, ganito, ganon. Pero i-try natin muna ito. Nasaan ba yon? Okay, mag-drawing tayo ng object. Okay, shape I mean. Custom shape tayo. Maghanap tayo dito ng shape na gusto natin, pero wala dyan. Kaya ang gagawin natin is to all append. Yan. Okay, so mga hindi pa nakakalam kung ano to, so ito yung mga objects, mga presets na pwede natin gamitin pa ulit-ulit. Pwede rin kayong gumawa ng gusto nyong design mismo at inyong isi-save dito. Okay, so gamit ang pen tool. So yung nabanggit kanina ni Bicuña sa Illustrator, pag master ka ng pen tool, ang galing mo sa Illustrator. Okay, so ba't nawala? Ano bang aking napipindot? Ayun. Nagre-response kasi laptop gamit ko, nagre-response yung aking pad. Paano ba i-off ito? Ba't wala? Paano ba i-turn off ang okay, hayaan mo na siya. Dito muna tayo. So, ito siya. Okay. So, i-convert na natin siya sa... Anyway, duplicate natin para may magamit tayo mamaya pa, if ever. Ayan. So, i-convert na natin siya sa smart object. Okay, kasi naka-shape yan. Convert to smart object. Now, yun lang. Wait lang. So... bago pala natin i-convert si smart object, palitan natin ng kulay. Ayaw kasi ng kulay na ganyan. Okay. So, palitan natin ng anong kulay ba tayo? Yung parang brown. Nasaan yung brown? May swatches nga tayo. So, ayan. Okay. Then, okay. So, duplicate lang natin para mas kita kasi ito siya. Ayan. Then, convert to smart object. Okay. So, apply natin siya ng layer style. So, okay. So, ang layer style, marami ito sa baba. Okay. Control T. So, since na ito ay ano na, pwede nating malakihan natin siya. Okay. Ayan. Dito sa baba, ito parang FX layer style 2. So, marami tayong pwedeng i-apply dyan na style dyan sa layer na yan. Okay, halimbawa, gusto mo ng drop shadow. Okay, magkaroon siya ng pinaka-shadow para medyo parang lumutang siya, umangat siya, I mean. Tanggalin natin yung use global light para, kasi yung global light kasi, kung saan yung araw na ano, parang yun ang sinusundan niya, kung paano yung, so, yung adjustment niya. Pero pag tinanggal mo yan, you can manually adjust dito. Sabihin natin dito muna tayo sa baba ang pinaka ano niya. Then kinakailangan natin ang kulay yung mas light lang diyan sa brown na yan. So anong gagawin natin? Gagamit tayo ng color picker. So pag nilabas mo kasi itong mouse mo diyan at pumunta kayo doon, ilabas mo dito sa pinaka tawag dito color picker na yan. Magkakaroon siya ng ganyan tapos pwede kang makapick ng color na gusto mo. Ayan, yan yung actual na kulay. Ang gagawin natin yung light niya siyempre. Yan. Or maybe, I think, dito sa taas. Then, i-okay natin.
Then distance, okay, spread niya, okay, size. Ayan. So opacity, tapangan natin para kita. Another distance ulit para kita talaga. Ayan, spread natin ng konti, then size, lakihan natin. Ayan. Size. Oops. Ayan. Okay. So, mayroon na siyang shadow dito sa part na yan. Okay, pero ibaba natin ng konti. Ito yung angles niya kung saan papunta yung shadow. Pero, sabihin natin pa ganyan talaga. Ayan. Opacity, bawasan natin. Para yung spread niya. Okay. Okay. So, sabihin natin, ayan na. Okay. Then, i-okay na natin. Once na-clinic natin yung okay, nagkaroon dito ng drop down dito sa pinaka-layer natin, kung mapapansin nyo, effects, drop, shadow. So, ibig sabihin, may isang effects na existing sa kanya, which is the drop shadow. Then, additional, magdadagdag tayo ng another effects. Pwede pa. Okay? Itong pinakataas, yung bevel and emboss. Okay? Contour natin siya. Ayan. Then, pillow. Huwag na palang contour. Ayan na, pillow. Ano ipipillow natin? Para medyo maging crisp yung ano niya. Ayan. Isosop lang natin ng konti. Yung tip is bawasan lang natin para parang medyo mag-ano lang siya. Okay. Chisel hard tayo. Oops, pangit. Oops, pangit na. Smooth na lang. I-adjust natin yung pinaka-angle. Ayan. Okay, shadow mode natin. So, same color dito sa ating shadow. Or ito na lang. O, dark natin. Dark natin para may contrast. Paano din na bago? Opacity. Okay pa. Ayan na. Sabihin natin yan na yun. Then, gusto natin ngayon na what we call another drop shadow pataas naman. So, anong gagawin natin para magdagdag ng another drop shadow? Pwede pa ba? Since na may drop shadow na tayo? Muriel, pwede pa ba Muriel? Patingin mo. Anyone? Magdadagdag tayo ng another drop shadow. Kasi yan o. Ito, drop shadow, i-click natin. May existing na siya. Paano ka magdagdag ng another drop shadow? Okay, so yun yun. Yung gagawin natin ngayon, mag-adagdag tayo ng multiple, okay, effects, same effects sa ating object. So, may nagsabi sa akin na, sir, i-duplicate natin yung object na yan, tapos magdagdag ulit tayo ng drop shadow doon sa duplicated object. Pwede rin naman, sa tingin natin, pwede yun, di ba? Pwede yun. Kasi another layer yun eh. Tapos ibaliktad mo na lang yung drop shadow. Pwede. Pero anong magiging effect yun sa file mo? Bibigat. Okay. So sa halip na, i-testing natin ha. Okay. So yun ang suggestion. Okay. Itong shape 1 copy, ikaw control J natin. Okay. Ayan. Okay. Sandali. Bago natin gawin pala, control Z muna natin. Ang file natin, ang document file natin, ang size na natin ngayon ay 12.8 MB. Dito sa baba, ha, makikita nyo. Right click, i-click nyo yan, no? Document size. I-click nyo itong parang pinaka-arrow sa baba.
Kung gusto mong makita yung document size, i-click mo yung document size. O kung gusto mong makita na mabagal ba yung computer mo, tingnan mo yung efficiency niya. Okay? Or yan. Dito tayo sa size kasi yun ang gusto nating makita. 12.8 MB. Eh gusto natin yung dagdagan pa, iduduplicate daw natin yan. Once na tinuplicate natin, naging 25.6 MB na. O, diba? Eh, paano kung maraming ano tayong gagawin? Okay? So, i-duplicate pa natin yan. Ano mangyayari yun, no? 38 na. So, bibigat na bibigat yung inyong file. So, yun yung tawag dito. Yun yung disadvantages. Pag nag-duplicate ka na, nag-duplicate. Applying same layer style para magusto mo lang makuha. So, anong gagawin natin? Okay, make it sure muna na itong in-apply mong shadow, in-apply mong mga effects na yan, okay ka na. Okay, kasi nga, ang gagawin natin, i-convert natin into a layer yung style na yan. Okay, so dito, yung layer name niya, sa dulo may FX tayo makikita, di ba? Right-click mo lang yan. Okay, then, create layer. Okay. Yun. So, magkikreate tayo layer. Okay? So, ayun na. Okay, layer na siya. So, pwede na ulit tayo makapagdagdag ng drop shadow. Ayan. So, dito naman tayo sa baba, parang pataas. Okay? So, ang kulay niya. Ayan. So, medyo i-light din natin. Ayan. Ganun din. So, pataas naman ang shadow niya. Ayan o, pataas. Ayan. So, pataas naman yung shadow niya. Ayan. Then, okay na. So, meron tayong drop shadow. So, another. Lagyan natin ng ano? Sabihin natin, lagyan natin ng stroke. Okay. So, ang stroke natin ay sabihin natin, lakyan natin ang size. Color natin ay white. I think malaki bang size ng una? Pwede na palang ganyan. I-position lang natin ang outside. Okay? So, wag na nating baguhin yung iba for the sake lang na ano natin. Then, create layer. Okay. Then, ay, sorry. Ba't na pipindot ko yung masking. Stroke again tayo. Okay, inside naman tayo. And color green tayo. Color green. Okay. Then, increase lang natin ang konti. Okay? Ayun, maka-apply tayo ng multiple layers using those technique. Okay? So, nakuha ba natin? Para matanggal lang, pag okay na yung pinaka-layer mo, just click this layer, itong FX sa dulo. Okay? Then, create layer. Okay? So, i-create natin siya ng layer para mawala yon. Okay? Question, guys. Again, once na na-apply na natin yung layer, hindi na siya editable, ha? Naging layer na kasi siya. Yung effects na ginawa po natin. Okay? Hindi na siya editable o ano na siya. So, unlike nitong layer pa siya, so editable pa siya. Ay, ito, nandito lang siya sa effects, editable pa siya. Okay, yun na pwede mag-apply. So, there are so many what we called tawag dito. Maraming mga, lagi kong napipindot itong. Wait lang, tanggalin ko lang layer mask. Ayan. Okay, ayan. So, dito sa layer style, marami tayong pwedeng magawa. Ha? So, you can explore this, guys, kung ano yung mga gusto nyong gagawin. Okay, so, halimbawa sa mga names natin,
Okay. So usually kumita ito sa mga names, ginagawa ito. Okay. But Roman lang yan. Walang S. Ay, sorry. Na-click ko. Lagyan natin ng S para naman eh. Ayan. Okay. So example lang natin dyan. So pag i-ano natin yan, so punta tayo sa window character style, paragraph, character lang. Character style na pala, character lang pala tayo. Ayan. Para ma-bold natin siya kasi walang bold yung Romans na yung font na yan. Okay? So palitan natin agad ng kulay dito pa lang para ayan, not necessarily na kailangan natin ng kulay na yan. Kasi lalagyan natin siya ng iba't ibang mga design na ngayon. Okay, pwede natin yung gradient overlay. So, ano mang gradient ang gusto mo, pwedeng ganyan. Pwedeng, hindi, gradient. Pattern overlay tayo ang gagawin natin. Ayan. Okay, so wala siya. I-append natin. O, ang gusto natin ay mga nature patterns. Append. Para lalabas. Sabihin natin ito. Yung bulaklak. Na maganda kahapon. Ayan. I-scale na lang natin siya ng, naka-scale na ng 100. Okay, yan. So, marami tayo ditong pwedeng gamitin what we call mga yan. Design. Para dyan. So, effects. So, layer style ang ano na po natin dyan. So, pwede natin siyang gawing ano para medyo mabuhay. Okay, so you can explore guys kung paano natin na ano nito. Okay. Okay, so inner ba? Pillowcase natin. Or, ayan, ganyan. Ayan. So, depende sa gusto nating ilalagay. Okay. Then may drop shadow tayo na konti. Dito tayo sa taas. Tanggalin natin yung use global light. Okay. Then distance. Spread. Size. Opacity. Distance. Spread. Size. Medyo dark natin ng konti. Yeah. So, yung explore guys sa layer style effects. So, marami tayong pwedeng tawag dito. Marami tayong pwedeng gagawin dyan. Okay, question. Before we go to our last effects na pwede nating enhancement na pwede nating gawin. May tanong? Okay. Ayan. Okay na tayo dito. So before we proceed pala dun sa last. Okay. May isa pa tayong tingnan muna dito sa adjustment layer para makita natin. Itong tinatawag nating curves. Ayan. So sa curves, makikita natin pag i-adjust natin yan. Okay. Ito yung pinaka-original picture natin. So, yeah. So, hahanapin natin saan mo ba gusto yung madilim at saan ba yung maliwanag. Ayan. So, dumidilim, lumiliwanag. Okay. Nakakatulong rin ito sa pag-adjust. Okay. Kung ano ba or ibaliktad natin. Taas ba? Ito yung baba. Ito yung diliman natin sa part na yan. Ayan. Yung tinatawag natin curves. Okay. Ayan. So ito yung original, ito yung ginawa natin bago. So usually ang ginagamit lang natin, ang ginagamit niyan ay itong level adjustment, itong curves at itong hue saturation. Pero sabi ko nga kanina, kuminsan bago kalimitan bago natin i-produce sa i-finalize talaga, itinadaan sa camera raw. Kasi sa camera raw halos karamihan nandoon na yung adjustment.
Okay. Pero dito, ina-adjust pa rin natin isa-isa per layer. Kasi sa camera raw kasi ang adjustment mo as a whole. Okay? Yung finished product na ang i-adjust mo. Kung mayroon kang 100 layers doon, 100 images, yun yung i-adjust ni camera raw kabuuan ng 100 images na yun. Okay. The last one. Okay, magbubukas tayo. Ito na lang. Ayan. Okay, so anong pwede natin gagawin dyan? Automatically. Anong enhancement ang pwede natin gawin dito? Pag ganyan ang mukha, anong ginagawa? Hello? Pag ganito ang mukha, anong ginagawa natin para ma-enhance? Tinatanggal ang pimples. Okay, di ba? Ayaw natin to. Okay, so ito, tatanggalin natin yan, pinapaganda. Okay, di ba? Anyway, may mga, di ba, meron tayong mga, kuminsan may mga apps na, na automatic na pinapaganda, pero halatang halata kuminsan pag ganun. Okay, so there are some tools na pwede natin gamitin. May mga mabilisan, tulad nitong Spot Healing Brush Tool. Okay, wait, nakaano pa pala tayo. Control J natin. Wait lang, ano tayo, naka-spot healing. Ano bang file ito? Ah, naka-index. Wait, hindi siya pwedeng ganyan. Close natin. Open tayo, nasaan yung in-open natin kanina. Ito na lang. Okay, so i-delete lang natin lahat. Yan, at place tayo ng image. Pwede natin siya directly na ma-edit doon. Natin siya ilalagay. Okay. So, ayan. So, rasterize natin. I-edit natin siya. Okay. Isa pinakabilis ito. Spot Healing Tool. Okay. Click the. Ayan. Ganyan lang siya. So, pero minsan, ito namang healing patch. Tool. Imumubo lang siya doon sa part na kung saan. Okay, pwede siya. Ayan. Imumubo lang doon sa part na gusto mong pagkukupyahan. Ayan. Oops. Ayan. Okay. Ayan. Ayan. Pero medyo hindi to ganun kaano siya, ka-accurate or mga sa simple, kayang-kaya lang yan. Pero pag complicated na, mahirap na itong mga spot healing tools na ito. So, ang gagamitin natin, okay, ang itatry natin talaga ang gagamitin. Okay, so balik tayo. Okay, ang ituturo ko sa inyo ngayon, itong stamp tool. Clone stamp tool. Okay. From the word itself, hahanap ka ng source na pwede mong kopyahin at i-stamp mo doon sa gusto mong ayusin. Okay, halimbawa, paano maghanap? Okay? So, Control-Alt, ibig sabihin pag naganyan na yung mouse mo, okay, ibig sabihin yan, yun doon ka kukuha ng source. Tapos, ibabrush mo dito. Okay? So, since na malait yung bilog natin, lalakayin natin yung bilog natin. Pag ikaw ay naka-caps lock, guys, okay, so mga ganyan, tama na yan. Okay, pag naka-caps lock ka, so ganyan ang lalabas, ha? So, dapat hindi siya naka-caps lock, okay? Alt, opacity, bawasan natin palang opacity para madali tayong mag-adjust. Okay, so alt, ito yung source, saan tayo? Kung pag ito yung gagawin natin, dito tayo mag-source, katabi lang niya. Click, tapos ibabrush na natin dyan. Click uli. Okay. So, medyo ano lang. Click ka tayo dito para parang magkapareho sila. Maliitan natin ng konti yung brush. So, kailangan medyo ano tayo sa tingin-tingin na. Yung skin na ito ang ating kukopyahin. So, dapat pare-pare yung tone ng skin na hindi mahalata. Okay. Yan. So, dito kasi medyo mga iba yung tone ng skin niya, dito lang tayo kukuha. So, huwag kang kumuha sa masyadong malayo kasi
masyadong halata na nilagay mo lang yun doon. Opacity niya. Dagdagan natin ng konti. Okay? So dito, mamaya na natin siya talaga enhance. So, tanggalin muna natin yung mga visible. Okay? Pag ganyan, alt, click, tapos i-brush na natin. Alt, click, tapos i-brush na natin. Okay. Alt, click, i-brush na natin. So, kailangan alam nyo rin kung saan kayo kukuha ng tone skin kasi yun ang kinukopya natin. Huwag kang kumuha. Kasi dito ka kukuha sa maputi. Eh, kitang kita yun na biglang pumuti naman, pambihira. Diba? Ganun kumisan yung ano eh. Dito tayo kukuha sa baba para dyan. Okay. Ayan. Okay. Bawasan natin yung flow niya. Opacity niya. Para hindi masyado halata. Okay? Ganyan-ganyan lang. Alt, brush. So, ang brush ba natin ay soft? Parang hindi naka-soft kanina. Ayan lang. Okay. Diba? So, bawasan ulit pa natin ng opacity para medyo... Okay? So, ganyan lang. Alt, click sa source, tapos ano muna? Ayan na. So, ano na siya? Alt. So, kailangan medyo... Ayan. Kung gusto mo tanggalin talaga yung ano na yan, kailangan talagang ano siya. Kailangan medyo ano yung... Ano mo? Tawag dito? Pag-brush natin. Okay? So, kasi... Yung balat kasi niya dito, ano talaga yung dito yung balat niya, yan o. So, kaya kinakailangan pariho rin yung balat dyan. 100 yung opacity. Ayan. Ayan. Ibalik na natin yung opacity para kung ano yung balat na kinukopya natin yun talaga. So, kinukopya lang natin yung balat niya. Para mawala yung ano. Oops. Okay. So, dito ba tayo kukuha? Depende yan. Kung sa inyo ano. So, yun lang yung sa stamp tool. Okay? So, medyo konting pulido talaga ang paggawa dyan para, ayan, tulad yan, medyo dapat alam natin kung saan tayo kukuha ng source na pwede nating mapag na ilagay natin. Okay, yan. So, at least wala na, pero kailangan pa nating pakinisin talaga yan. So, pwede matanggal yung mga pikas-pikas talaga na ganyan, mga maliliit na yan. Yan, o. Pakinisin talaga natin yan. So, dito, pwede nga natin itong i-enhance. Bawasan yung ano sa ilong. Ayan. Oops. Yan. Then, may puti. Dapat malaki na. Lakihan pa natin yung brush. Okay, opacity. Dito natin. So, hindi siya ganun kadali hanggang ma-achieve mo yung gusto mo yung adjustment. Yan. So, nawala na. So, konting ripaso pa yan hanggang ma-achieve natin yung gusto nating adjustment sa picture. Okay? So, now, pwede mo naman ma-produce yan. Idaan mo na sa camera raw. So, example, okay ka na. Dito mo na timplahin. Okay? Kung paano ba ang magiging ano niya? Okay, bawas ng shadow. Ayan. Ganyan lang. Ang saturation. Yan, pwede na. Diba? So, nawala yung original natin. Hindi pala natin na-copya. Okay, so yan yung pinaka tawag natin. Yan yung pinaka magiging finished product natin. Okay, pag may nakita kayong flow pa, medyo may problema pa, ganyan.
So, i-brush niyo uli yan. Ibalik niyo sa pinaka-dati niya. Okay? Para ma-brush natin siya. Okay. So, any question? Ito pala yung... ito yung original niya. Ayan. Okay. Yun. So, may tanong ba tayo, guys? Tanong tayo? Clarification. So, example lang yun, some of our techniques and tips in how to enhance our pictures. Okay, para pag-produce natin ng mga images natin, I mean, mga not just the pictures, ng mga images na ginagawa natin. Okay, so, ayun. So, okay na siya. Okay, talagang maayos na siya. Ayan, di ba? Hindi nahalata compare dito sa kanina. O, ayan yung mukha talaga niya. Nung dumaan sa filter, ganyan na. So, anyway, medyo ano pa to eh. Dapat malinis pa. Tingnan niyo itong part na to. O, yan. Yung part na yan. Parang medyo may dark side siya. Okay. So, doon pa lang sa kanina sa pag, ano natin, sa stamp tool, dapat medyo pantay talaga yung balat talaga niya. Kaya may chance tayong kuminis ang ating balat. Dapat basta may mapagkukuhaan lang na makinis na part sa mukha natin. Kayang kopihin. wag na puro pimples yung mukha. So saan ka kukuha ng source nun? Okay, hindi pwede yun. Okay, pag ang source mo ay puro nga pimples, eh pimples pa din na makukopya mo nun. Okay, any question guys before we end? Okay? So, kung wala na po, so that's all for today for our lesson on some tips and tricks on our photo enhancing.